Ako si Celia, isa akong normal na babae. May asawa na ako at naninirahan kami sa lugar na kung saan napakaraming puno. Tahimik at walang gaanong tao doon. Isa itong probinsya na may sariwang hangin at napakagandang lugar. Doon kami nagkakilala ng asawa ko at doon na rin namin ginustong manirahan sapagkat malayo ito sa maingay na syudad at simple lang ang pamumuhay. Isang umaga ay pumunta ako sa palengke upang mamili ng aming uulamin. Ayun lang ang ginagawa ko araw-araw. Mamimili, magluluto, maglilinis at minsan ay naglalaba. Kunti lang ang mga kakilala ko dito sa probinsya at madalang din lumabas ang mga tao dito. Lalo na kung gabi. Para bang isang nakakatakot na lugar ang lugar namin dahil sa walang kaingay-ingay at sa sobrang tahimik. Kaya hindi na ako pinapalabas pa ng aking asawa tuwing gabi, lalo na at buntis ako. Oo, buntis ako. Una ko itong pinagbubuntis kaya todo ingat at alaga namin sa aming kauna-unahang anak. Sa totoo lang, nahihirapan ako sa pagbubuntis dahil mahina ang kapit ng bata. Pero kung aalagaan ko ang aking sarili, lifestyle at diet ay magiging malusog at maayos ang aming anak. Isang araw, may nabalitaan akong namimigay ng mga gulay at sangkap ng ulam sa di kalayuan sa aming lugar. Kaya sa aking pagka-interesado ay pumunta ako sa lugar na yun dahil malaking tipid ito at malaking tulong para makapag-ipon kami ng maayos na siyang gagawin naming ipangbibili ng pagkain. Nakarating na ako sa lugar na binabanggit ng aking mga kapitbahay. Sa totoo lang, wala akong kasama dahil nauna nang pumunta ang mga kapitbahay ko doon. Nakakuha at nakauwi na din sila, kaya mag-isa akong pumunta sa lugar na nabanggit nila. Pagdating ko roon, ay sobrang haba ng pila. Nagdadalawang isip tuloy ako kung tutuloy pa ba ako o hindi na. Pero kasi sayang ang pagkakataon na ganun. Madalang lang kasi na magkaroon ng taong ganun sa amin. Para na rin makatipid lalo na't manganganak ako. Kaya nakipagsapalaran akong pumila ng sobrang tagal. Aabutan na ako ng gabi rito. Wika ko sa aking sarili. Ilang oras pa ang nakalipas, narating ko na rin sa wakas ang unahan ng pila. Hay sa wakas, makakawin na din ako sa wakas maya-maya. Wika kong muli na may galak sa mukha. Maya-maya pa, kitang-kita ko na nakatingin sa akin ang matanda at pinagmamasdan niya ang aking tiyan. Iha, ilang buwan na ba yung pinagbubuntis mo? Pagtatanong ng matanda. Walong buwan na ho. Sagot ko naman sa kanya. Aba, malapit na pala ang kabuanan mo ah. Wika niyang muli. Oho eh. Sagot ko naman muli. Bakit mo naisipang pumila pa dito sa aking pinamimigay? Sana pinaalam mo na lang kanina na buntis ka. Nang sa gayon mabigyan kita kanina pa at makauwi ka na ng maaga. Wika muli ng matanda. Kasi po, malaking tulong ito para makatipid po kami sa mga gastusin, lalo na po sa mga gulay. Ang laki ng tinaas ng presyo nito sa palengke kasi. Kaya kahit matagal, nagtsaga po akong pumila. Saka ayaw ko naman pong sumingit, baka isipin nung iba na ginagamit ko ang pagbubuntis ko para makauna ako sa pila. Mahabang sagot ko sa kanya. Ay nako, ikaw talaga. Gusto mo lang pasuhin natin sila? Hindi, biro lang. Ay grabe naman ho. Sagot ko sa kanya na medyo natatawa. Hay iha, biro lang yon. Masyado mong sinuseryoso. Masaya kaming nagkukwentuhan at nagtatawanan nung mga oras na yun. Ako lang ang tao na nandun kasi ako ang nasa huli ng pilahan.
Kaya bago ako bigyan ng mga gulay at sangkap sa pagluluto, ay nakapagkwentuhan muna siya sa akin. Sa totoo lang, naiinip na ako dahil sa dami niyang ikinukwento. Kaya sinasakyan ko na lang ang kanyang kwento. Gabing-gabi na kasi sa oras na yon. Baka kasi maabutan ako ng aking asawa na wala pa sa aming bahay at walang maabutan na pagkain dahil nabuhos ko halos lahat ang isang araw sa pagpila lamang. Ama nang, pwede po ba na bigyan nyo na ho ako ng mga pinamimigay po ninyo? Pagtatanong ko sa matanda. Abay, oo, eto na nga iha. Nasihan kasi ako na makipagkwentuhan sa'yo eh. O eto, maraming gulay ang ibibigay ko sa'yo para sa ikalulusog ng iyong anak. At eto pa, sangkap sa mga pagluluto. Sa inyo lang yan. Huwag mong ipamigay ito ha, sa kapitbahay mo. Sa'yo lang talaga yan, iha. Wika ng matanda. Ah, sige po, maraming salamat po. Mauna na po ako, baka maabutan ako ng aking asawa na wala sa bahay. O sige, sige, sige. Mag-iingat ka sa iyong pag-uwi ha. Wika niyang muli sa akin. Agad na akong umuwi bit-bit ang napakadaming gulay at sangkap sa pagluluto. Para akong nanalo sa isang raffle promo sa sobrang daming bit-bit ko. Puno ng galak sa aking mukha habang naglalakad ako pauwi sa amin. Ay, sa wakas, makakauwi na din ako. Siguradong matutuwa nito ang aking asawa. Kaya bibilisan ko ng umuwi. Wika ko sa aking sarili. Pagbukas ko ng pinto ay laking gulat ko na nandoon na ang aking asawa. Nakaupo sa upuan namin at nakasalubong ang kilay niya. Oh mahal, nandyan ka na pala. Wika ko habang kinakabahan. Aba, malamang. Nakikita mo nga ako na nakaupo, di ba? Kaninong galing yan at saan ka galing? Wika niya na nagagalit. Ah, eh kasi may nagbibigay ng mga gulay at sangkap sa pagluluto sa di kalayo ang lugar. Wika ko sa kanya. Kung di pala malayo eh, bakit ka ginabi? Tanong ng aking asawa. Mahaba ang pila, halos ako ang nasa dulo ng pila at nakipagkwentuhan pa ako sa matanda. Kaya natagalan ako. Sagot ko sa kanya. Sarap naman ang buhay mo, nakikipagkwentuhan ka lang. Alam mo ba na buhay ako sa bahay ng walang ulam at lutong kanin, ha? Galing ako sa trabaho, mahal. Dapat nagluluto ka na bago ako umuwi. Di yung inuuna mo ang walang kabuluhang bagay. Galit na wika niya. Ano, mahal? Walang kabuluhan? Naririnig mo ba ang sinasabi mo? Paanong naging walang kabuluhan ang pagtsatsaga ko sa pila para lamang makakuha ng libreng pagkain? Mahal, gusto ko lang naman na makatulong para makatipid tayo. Manganganak na ako sa susunod na buwan. Kaya dapat magdoble tipid tayo, di ba? Ayun na nga eh, manganganak ka na. Tapos kung saan-saan ka pa pumupunta. Tas makikipag-usap ka kani-kanino lang at tatanggap ng pagkain sa taong di mo kilala. E paano kung... Ay nako, kasi niyan, delikado ang panahon ngayon at tandaan mo mahal. Nasensitibo ang pagbubuntis mo. Kaya kailangan natin magdoble ingat. Paliwanag ng asawa ko. Pero di lang naman ako kumuha ng libreng gulay at kasangkapan. Sa pagluluto, maging ang ibang kapitbahay natin ay nakapila din. Katwiran ko sa kanya. Mahal, hindi lahat ng ginagawa ng iba ay dapat mong gayahin. Paano kung may lason yan? Hindi pare-pareho kayong naapektuhan. Ay, mahal, di ako nagagalit. Nagpapaalala lang ako sa iyo. Dahil mahal ko kayo ng anak ko. Wika ng asawa ko. Pero mahal, gulay ito. Di naman malalagyan ito ng lason dahil galing ito sa puno. Katwiran ko sa kanya. Agad siyang nagtungo sa kwarto at natulog. Inaya ko siyang kumain ngunit tumanggi siya. Sinabi niya na
Kumain na siya sa isang karinderya. Kaya mag-isa akong kumain at nagnilay-nilay tungkol sa mga nasabi ng asawa ko. Sa totoo lang, may punto naman ang asawa ko. Dapat naming magdobli ingat. Lalo na sa pagbubuntis ko. Kinabukasan, pagising ko ay umalis na ang aking asawa papunta sa kanyang pinagtatrabahuhan. Alam ko na may galit pa siya sa akin dahil sa aking nagawa kahapon. Mag-isa na naman akong kumain sa pagkainan. Iniiwasan ko din na mag-isip o mag-alala dahil makakasama ito sa dinadala kong sanggol. Mga ilang minuto lang ang nakalipas ay nagulat na lang ako na may kumatok sa aming pintuan. Napaisip ako na ang aking asawa iyon kaya dali-dali akong pumunta palapit sa pintuan upang buksan. Ngunit pagbukas ko ay laking gulat ko sa aking nakita. Nakita ko ang matanda na namimigay ng pagkain kahapon. Hola, napadalaw kayo. Bakit ho? At saka paano po ninyo nalaman ang aking bahay? Nagtatakang tanong ko sa matanda. Ay, iha, magandang umaga. Pinagtanong-tanong ko ang iyong bahay sa mga kapitbahay mo. Masaya ka kasing kakwentuhan, iha. Kaya naisipan ko na dalhan kita ulit ng makakain. O eto, luto ko ito. Sobrang sarap nito at masustansya pa. Para dagdag lusog sa magiging anak nyo ng asawa mo. Wika ng matanda. Salamat ho. Parang nakakaya naman pong tanggapin ngayon. Madami po niyan eh. Pinapasok ko ang matanda sa aming bahay at pinaupo sa aming upuan. Salamat ho. Nakakahiya naman ho. Biro ko sa matanda. Pinapasok ko ang matanda sa aming bahay at pinaupo sa aming upuan. Tinikman ko ang pagkain na ibinigay niya at sobrang lasap na lasap mo ang sarap ng mga sahog nito. Ibang-iba ang kanyang niluto. Parang ito ang unang klase ng pagkain na natikman ko na sobrang malinamnam. Maya-maya pa, nagkwentuhan kami habang naglilinis sa loob ng bahay at habang nagluluto na rin ako. Sa totoo lang, masaya makipagkwentuhan sa matanda. Pero ang pinagtataka ko ay bakit sobrang bait niya sa akin. Alam ko na di naman masama ang maging mabuti sa kapwa at mapagbigay pero ibang-iba ang pakikitungo niya sa akin. Parang may isang importanteng bagay na gusto niyang kunin sa akin. Pero iniiwasan kong mag-isip ng masama, lalo't masama iyon at makakasama rin sa aking pinagbubuntis. Ilang oras pa ang lumipas, umuwi na ang matanda at pag-uwi niya ay agad namang dumating ang aking asawa. Omal, saan na naman galing yan? Tanong niya sa akin. Mahal, pumunta kasi dito sa bahay yung matanda. Nagbahay-bahay para mamigay ng pagkain. Sagot ko sa aking asawa. Nagsinungaling ako kasi magtataka ang aking asawa na bakit ako lang ang binigyan ng matanda ng ganyang karaming pagkain at bakit ganoon siya kabait sa akin. Maya-maya pa, kumain kami ng sabay ng asawa ko. Masaya kaming nagkwentuhan para sa hinaharap ng aming pamilya. Masaya rin kami nagpaplano para sa magiging anak namin. Sumapit ang gabi. Mahimbing na natutulog ang asawa ko. Nang biglang, sumakit ang aking tiyan. Ngayon ko lang naramdaman ang sobrang sakit na yun. Hindi ko ginising ang aking asawa dahil alam kong pagod na pagod ito sa pagtatrabaho. Makalipas ng ilang minuto ay biglang may narinig ako na kaluskos sa bubong namin. Sobrang lakas ng kaluskos na parabang gustong sirain ang bumungan ng aming bahay. Kaya dito ko na naisip na gisingin ang aking asawa. Mahal! Wika ako.
o bakit mahal? Sagot niya. Parang may gustong sumira ng bubungan natin. Hay nako, pusa lang yun. Matulog ka na, gabing-gabi na. Diyan makakabuti sa kalusugan mo at sa anak natin. Wika ng aking asawa na medyo antok pa. Natulog ulit ang aking asawa ngunit di talaga mawala ang sakit ng tiyan ko at kaluskos sa bubungan. Kaya naisipan ko na lumabas ng aming bahay para alamin at siyasatin ang ingay na naririnig ko sa bubungan namin. Pagkalabas ko ng aming bahay, nakita ko na may tao sa bubungan. Agad akong kumuha ng bato at binato sa bubungan namin. Nakita ko na tumingin sa akin ang nilalang. Nakita ko ang kanyang nakakatakot na mukha at anyo. Kinakabahan ako nung oras na yon. Agad ako nagtago sa tabi-tabi. Laking gulat ko nang nasa harapan ko na siya. Para bang naaamoy niya ako. Tumakbo ako ngunit napatigil ako nung naramdaman ko ang tindi ng sakit ng tiyan ko. Napaupo ako sa lapag. Wala akong naiisip na paraan. Dala ng sobrang takot. Maya-maya pa, nakikita ko na unti-unting lumalapit ang nilalang sa akin. Sobrang lapit niya na at hinahawakan niya ang aking tiyan. Kaya agad ko siyang hinampas at sinipa. Pinilit kong makaalis sa aking kinatatayuan. Tumayo ako ngunit pagkatayo ko ay may nakita kong dugo sa aking hita. Mas lalo akong natakot at kinabahan na baka may nangyari masama sa anak ko. Unti-unting lumapit ang nilalang sa akin. Ngunit nagulat na lang ako nung may magbato ng asin sa kanya. At yun ang asawa ko. Laking pasasalamat ko na unti-unting nasusunog ang aswang na yon at tumakbo papalayo. Kitang-kita yon ng aking dalawang mata. Sinubukan pa siyang habulin ng aking asawa pero hindi niya nagawang habulin dahil sa kadahilanang madilim na at mabilis na katakbo ang nilalang. Agad akong kinarga ng aking asawa para ipasok sa loob ng bahay. Kinabukasan ay nagpatingin kami sa manggagamot para ikonsulta ang aking anak. Salamat sa Diyos, ayos lang ang aking anak. Pagka-uwi namin ay sinabi ng aking asawa na alam niyang may aswang dito, kaya di niya ako pinapalabas ng gabi o di kaya ay huwag tumanggap ng mga bagay lalo na ang pagkain na galing sa kani-kanino lang. Ipinagtanong-tanong namin ng asawa ko ang tungkol sa matanda na namimigay ng pagkain. Pero hindi ito kilala ng aming mga kapitbahay. Kaya napagtanto ko na habang nakapila ako ay halos wala akong kakilala sa mga nakapila na kumukuha ng gulay at kasangkapan sa pagluluto. Pinuntahan namin ng asawa ko ang lugar na kung saan nakatira ang matanda. Ngunit wala na ang bahay niya doon. Kahit ako ay nagtataka kung papaano at bakit nawala ang bahay ng matanda. Pinagsisihan ko na di ko na itanong ang pangalan niya at alamin kung sino siya. May kutob ang asawa ko na nagpalit anyo ang matanda. At ito'y naging isang aswang para mambiktima ng iba, pati ako. Sa ngayon, nanganak na ako at malusog ang aming anak. Hanggang ngayon ay patuloy kaming nag-iingat sa mga tao, pagkain at mga lugar dahil ayaw ko nang maranasan ng anak ko ang mga nangyari sa akin.